Shoutout po muna tayo bago natin simulan ng kwento. Shoutout po kay Hernaline Penaso, Jenny B. Barrientos at kay Josephine Barrientos, Buds Gonida, Eliasar Meranda, Leo Urbano Esnardo Talon, Huday Abendano, James Bagunas, Narciso Escobar, Kevin Tenaso, sino ba to? Si Roger Kalisan at yung kanyang anak. Okay. Ninyo Noel Sumagyo, Josephine Rodina at manukan ni Obet. Ayan. Ryan Espinosa, JSL Security Agency. Shoutout naman, Commander. RMG Ricky Ram Guardians, Gumaka Quezon. Uy, shoutout po sa mga kaibigan nating Guardians. Pinabati ko po si King Joy, Ron Gabriel Pisauro, Marty Maranyas. Pa-shoutout po, Commander JH, from Cuyab, San Pedro, Laguna, and sa asawa ko na si Michelle at si, at sa anak niyang si Sabria Mariñas. Mabuhay po ang story, napaganda. Ay, salamat po. Eliasar Meranda, Maria Mercedes Manahan, It's Joke Time Gaming, Iban at Dana, binabati ko po kayo. Cyrus Estelior, Robert Vicencio, Jaisel TV, Rochelle name ko, from Taiwan. Uy, salamat po. Norlin Pekache, Kevin Tenosa, Perry Pablo, Ram MBT, Ron Gabriel, Rowena Ancheta, Greg Montalba, Jan Jason, Michelle Nordehison. Sensya na po, balibaligtad po kasi kanilang mga pangalan. Palmera Hinayon, Love and Sadness, Tolitz Asiyoche from Paete, Laguna, Joanna Labay at sa kanyang anak na si Jamay Kalabay, Marlon Sanchez, Lani Roxanne Asibal, Neneng Pulubito, uy, Omar Lakap, RM Pugoy, Adrian Tulog, uy, gising ka na, Ronald Amaterio De Los Reyes, Dandan Perer, Roger Wise, Ray Engreso, Nolitz Kalinaya, Tel Bautista, John Ray Condes, David Diaz Jr., Tess Flores, Nick Antenor, Ronnie Aldesa, Aba Atender, Jason Monreal, Aileen Palkatan, Malidon Asmi, Jan Arbiso Sobere, sorry, Carlo Dolante, Catalina Draper, Joban Retuya, Lisel Ancheta Trinidad, Lani Loxa, ay nabati ko na to, Warren Kaison, Saldi Ginay, Lourdes De Jesus, Ivy Estanjan, Junces Mundo, Romel Mojeras, Gilbert Aranyes, Lisel Jane Haba Gonzaga, Mark Anthony Barquilla, Oliver Pondaner, Norlin Picache, Almera Hinayon, Janet Andug, Philip Lakipo Reyes, Meribeth L. Cruz, Buhay Changuero, Jonard Moreno, Analisa Kawakami, Almera Hinayon, Banji Pedrosa. Ayan, isang maikling announcement lang po, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe po kayo sa inyong nakikita sa mga cellphone screen po ninyo. Ayan, subscribe po kayo kay Kwentong Enteng. Mga kaibigan po natin yan sa Philippine Horror Community. Magaganda po ang mga story po dyan. Pag hindi nyo po ako narinig, dito po kayo makinig. Ayan. Ang susunod po ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe kay Ang Mandirigma. Ayan, magaganda po yung mga story po dyan. Subscribe po kayo sa kanila, mga kaibigan. Check po na masisiyahan po kayo sa pakikinig. Okay. Sunod po, subscribe po kayo dito sa Story and Protection TV. Magaganda rin po yung mga story dito. Okay, ang susunod po, subscribe po kayo kay Dikong Tagalog Horror Story. Pag po wala akong upload, ikutan nyo po yung mga channel na ito dahil magaganda rin po ang mga naka-upload dito. So paano, medyo mahaba na po ang ating mga cheche-boreche, simulan na po natin ang kwento. Pagpasensyahan nyo na po kung maingay, ha. Matapos kaming manggaling sa bahay nila Romeo, umuwi na kami sa bahay ng ermitanyo.
Sa aming pag-uwi ay may nag-aantay pala na malagim na labanan dahil yung grupo ni Saulo ay nakapaghanda na pala ito nung wala kami sa bahay ng ermitanyo. Andito na tayo sa aking bahay. Wala mo nang papasok. Bakit po? Nararamdaman ko mukhang may kakaiba eh. Ano yun? Ano po yun ni Luando? Hindi mo ba nararamdaman, Celio? Medyo nararamdaman ko nga po eh, pero parang itinatago nila kung ano man yun. Kaya nga eh, pero sandali ah. Sato! Sato! Aba, saan na napunta yung gabay kong si Sato? Mukhang ito yung unang beses na hindi siya dumating. Inakala namin na hindi darating si Sato, pero bigla siyang dumating. Pinalibutan niya ng malaking katawan niya yung buong bahay ni Nilo Ando. Sato, ano bang nangyari dito? Ipakita mo sa amin. Kitang-kita namin sa mga mata ni Sato na yung bahay ng ermitanyo ay sinira ng mga hanagob. Kung ganon, hindi na pala ito yung dating bahay ko. Sinira nila at tinayuan nila ng bago. Hindi kasi mahahalata, Commander, na yung bahay na ito ay bagong tayo. Magaling ang pagkakagawa ng mga hanagob. Ah, Nilo Ando, kung ganon, hindi ho tayo pwedeng tumuli dyan. Malamang na may mga nakatarim dyan na patibong na maaari nating ikapahamak. Ganon na nga, Celio. Sige, Sato, sirain mo ang bahay na yan. Ang ginawa ni Sato, binugahan niya ng apoy mula sa kanyang bunganga yung bahay. Kaya lang, Commander, nung bugahan ito ni Sato ay hindi man lang ito nasunog. Dito namin napatunayan na mukhang may mga nakatanim dito na pangontra. Talagang ginagalit ako ni Saulog. Tara, puntahan natin ang bahay ni Saulog. Nakakainis. Yung dati kong bahay na matagal ko nang tinitirhan ay sinira nila. Pero paano nila nasira yung bahay ko? Anong klaseng ginawa ng mga yun? Akmang hahakbang na kami papunta sa lugar nila Saulog nung biglang nakita na lang namin na pinapalibutan na kami ng mga aswang na hanagob. Yung mga itsura nila ay kakaiba ang pumukaw pa ng aking paningin. Sa itaas ng mga hanagob ay may nakalutang na mga halimaw. Yung halimaw na ito, heto yung gabay ni Saulog, at yung iba pa halos kaparehas din nila. Tumutulo pa yung mga laway nila. San kayo pupunta, Nilo Ando? Hindi ba sabi mo noon, simulan na natin ang digmaan? Ay nako, Saulog, wala ka talagang kadala-dala. Bakit, Nilo Ando? Akala mo ba ganun pa rin kami kahina sa dati? Diyan ka nagkakamali dahil pinaghandaan ka na namin. Hindi pa man kami nakakapaghanda ay nilusob na nila kami. Unang lumusob ay lima sa mga hanagob. Pinaikot-ikutan nila kami hanggang sa sinabi ni Saulog. Sandali mga kasama, sandali lang. Bakit? Bakit mo pinipigil ang mga kasamahan mo, ha? Saulog, huwag mo sabihing may natitira ka pa sa amin na kaunting awa. Tumahimik ka, Nilo Ando. Tumahimik ka. Napansin namin si Saulog na mukhang meron itong naaamoy na kakaibang nilalang sa paligid. Mga kasama, mukhang may dumarating na ibang lahi ng mga aswang. Ang sabi naman ng isa sa mga kalahi niyang hanagob. Eh,
mukhang dumarating ang mga gabunan. Naaamoy ko sila. Akalain mo nga naman. Tignan mo ang pagkakataon. Mukhang dumating ang isang lahi ng gabunan upang kayo ay labanan. Ang hirap kasi sa inyong mga hanago. Masyado kayong mga mayayabang. Lahat na lang ay gusto nyong labanan. Maging kami at maging ang mga kalahi mo ay hinahamon nyo ng digmaan. Napakababa ng mga utak nyo. Hindi nyo ba alam na ang mga kalahi nyo ay kaparehas nyo rin? Ano ang gusto nyong patunayan, ha? Wala kang pakialam, Niluando. Hindi nagtagal, Commander, yung mga naaamoy nila na gabunan. Heto na nga at dumating na. Agad na lumapit yung isa sa mga gabunan. Ang wika nito doon sa mga hanagobo. Ginoong Saulog, tinatanggap ko ang hamon mo ng digmaan. Kami na ang nagsayang ng oras upang puntahan ang inyong tribo. Ginoong Saulog, aasahan ko na ang mga kasama mo na hindi natin kauri ay hindi makikialam sa laban na ito. Sandali lamang, kaibigang gabunan. Wala kaming pakialam sa gaganapin ninyong digmaan dahil kami ay kalaban ng mga hanagob. Kung ganon, walang makikialam sa inyo. Dalawa lang kaming magduduelo ni Saulog. Akala ko ba, digmaan, bakit dalawa lang kayo? Ito ang aming napagkasunduan, ang digmaan na magaganap sa pagitan namin ni Saulog ay magre-resulta ng isang magandang kapayapaan sa bawat magkabilang lahi. Hindi namin maintindihan ang pinababatid nitong gabunan. Kung ganun naman pala, wala tayong gagawin dito, Celio. Greg, tara na, umuwi na tayo. Paano po tayo uuwi? Wala na po tayong bahay. Sinira na ng mga hanagob. Oo nga pala. Hoy! Saulog! Bakit mo sinira yung bahay ko? Nagtayo ka pa ng panibagong bahay para linlangin kami. Niluando, wala akong pakialam sa inyo. Kung gusto nyo akong labanan, panoorin mo kung paano ko patayin ang gabunan na ito. Ginoong Saulog, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam namin na mas mataas ang antas nyo bilang isang aswang kaysa sa mga gabunan. Wala kaming magagawa kung hindi tanggapin ang hinahamon nyo na digmaan. Matapos ito, heto na ang simulang kapayapaan sa ating lahi. Masyado ka namang mayabang, gabunan. Ngayong nasa harapan kita, hindi man lang ba kayo magbibigay ng kaunting galang? Naghahanap pa ng galang itong Saulog na ito. Tumahimik ka, Niluando. Labas ka dito. Mga gabunan, lumuhod kayo sa aming harapan. Ipakita nyo ang paggalang sa mas nakakataas ang antas sa inyo. Hindi, mga kasama, walang luluhod. Pag ako ay natalo sa laban na ito, saka kayo magpailalim sa kanilang mga kagustuhan. Sa ngayon, habang ako ay nabubuhay, huwag kayong magpapakita ng galang sa mga hanagob. Kung ganon, pinunong gabunan, simulan na natin ang laban. Patayin ang mga sulo. Pinatay nila yung mga sulo. Kami naman ay wala nang ganong makita. Pero ang sabi ni Celio, meron tayong makikita. Humawak kayo sa akin. Sa totoo lang,
may nakikita naman ako noon kahit kaunti. Kaya lang, Commander, ewan ko ba, tila ba kinokontra ito ng isa sa mga lahi ng aswang na nasa aming harapan? Humawa kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. Paghawak namin kay Celio, heto na, Commander, at mas lalo nang lumiwanag ang aking paningin. Nakikita ko yung magkabilang panig, itong gabunan at itong hanagob ay nag-iikot-ikot hanggang sa sila ay maglapit. Gabunan, pag napatay kita, ipangako mo sa akin na yung mga kasama mo ay susunod sa amin at gagawin naming alipin. Hanagob, hindi ako papayag na maging alipin ang aking mga lahi. Kung kami ang mananalo sa labanan, sinisigurado ko sa iyo na yung mga lahi mo ay hindi namin aalipinin dahil kami ay mga aswang na mas matuwid pa kaysa sa inyo. Sandali lang po ah, may nagsarado ng ano dun eh, ng roller ba yun? Pasensya na po kayo ah, tuloy na po natin yung kwento. Nabiyak yung katawan nitong gabunan, tapos may sumibol na napakapangit ng itsura. Nakakatakot at nakakadiri yung bagong itsura ng gabunan, habang itong hanagob, lumabas yung kulay itim na pakpak nito. Tapos, sa dulo ng mga pakpak niya ay merong tagtatatlong matutulis na bagay. Tapos, yung ulo niya ay nagkaroon pa ng maliit na sungay. Nagsalita ito sa gabunan ng, "Gabunan, tapusin na natin to." "Walang problema, Hanagob." Silang dalawa ay nagsalpukan. Naggagamitan sila ng mga lakas. Habang ginagawa nila ito, yung magkabilang lahi ay naglaban na rin. Hindi natuloy ang usapan na silang dalawa lang na pinuno ang maglalaban. Nagsalpukan lahat ng mga aswang na naroroon. May naglalaban sa ibaba at meron ding naglalaban sa itaas. Habang sila ay naglalaban, tila ba naaawa si Nilo Ando sa mga gabunan? Lamang na lamang sa labanan yung mga hanagob. Base kay Nilo Ando, itong mga hanagob ay dihamak ang taas ng uri kaysa sa mga gabunan. Alam niyo eh, naaawa ako sa mga gabunan. Sa totoo lang, itong mga hanagob ay sobra sa kayabangan. Hindi ko kayang tignan ang sitwasyon. Kailangan nating makialam, Greg. Celio. Sige po, walang problema. Sige po, gagamitin ko po ang lahat ng aking makakaya. Pero teka sandali. Sandali lang. Bakit po? Hindi ba si Datu Agpawa yung nandoon? Oo nga ho. Teka. Bakit siya sumunod dito sa bahay niyo? Anong dahilan niya? Nakita ko mula sa malayo si Datu Agpawa ay nakatungtong sa isang puno na patay. Yung puno na ito ay wala ng kahit isang dahon dahil patay na ito. Tapos, yung sikat ng buwan ay nasisikatan pa itong si Datu Agpawa, kaya alam namin na siya ito. Dito namin lubos na naintindihan na ang dahilan ng paglalaban ng mga gabunan kontra sa mga hanagob nang dahil dito kay Datu Agpawa. Pinaglalaban niya ang magkabilang lahi dahil andoon siya at hindi na lang namin ngayon maintindihan kung ano ba ang kanyang mga dahilan. Tara, puntahan natin si Datu Agpawa. Iniwanan namin yung mga naglalaban na aswang. Naglakad kami papunta sa patay na puno at nung marating namin ito, sa ibaba ng puno na yon ay may naglalaban pa na aswang kontra sa aswang. Hoy! Tumabi nga kayo dyan! Sinipa nitong si Nilo Ando
yung isa sa mga hanagobo. Ang sabi naman ng gabunan na kalaban nun, Maraming salamat. Gabunan, gawin nyo ang lahat upang matalo nyo ang mga hanagobo. Nandito lang kami. Handa kaming sumuporta sa inyo. Sige na, pumunta ka na doon sa iba mong mga kasamahan. Kawawa na sila, dalian mo. Itong isang to ako nang bahala rito. Ang ginawa ni Nilo Ando dito sa isang hanagobo, hinawakan niya yung ulo nito sabay sabing, Greg, hugutin mo yung espada, putulan mo ng ulo! Madali kong pinutulan ng ulo yung hanagob na hinahawakan ni Nilo Ando. Nung maputol na yung ulo, hinawakan naman ni Nilo Ando yung buhok nito tapos itinaas. Sabay sabing, Dato Agpawa, anong ginagawa mo? Huwag mo sabihing ikaw ang dahilan kung bakit naglalaban ang magkabilang panig na aswang. Itong si Dato Agpawa, tumalon ito mula sa puno. Pagtalon niya ang wika nito sa amin. Tama ka. Ako ang dahilan kung bakit sila naglalaban. Bakit? Anong pakialam mo, tanda? Bakit? Ano ang dahilan? Kung ano man ang dahilan ko, wala ka na doon. Ah, ganun ba? Napakasama mo. Yung magkabilang panig na wala namang alitan ay pinaglalaban mo, pwes. Tapusin na natin ito dito ngayon, Dato Agpawa. Huwag ka nang magdamay pa ng iba. Napakatapang mo. Sa palagay mo, tanda, uubra ka sa akin. Itong si Dato Agpawa, kinagulat namin, Commander, dahil ito ay merong pakpak na nilabas sa kanyang likuran. Ang nakapagtataka pa, yung pakpak niya na kulay itim ay umuusok tapos merong mga maliliit na apoy. Madali niyang hinampas ng pakpak niya yung likuran ng ermitanyo. Tumilapon yung ermitanyo na halos nasa 100 meters ang layo. Hoy, sandali lamang. Bakit ba bigla ka na lang sumusugod? Ano bang problema mo, Dato Agpawa? Akala ko ba magtatayo ka ng sarili mong dimensyon? Bakit ka sumunod dito? Walang kwentang diwata. Ito ang simula ng pagtatayo ko ng dimensyon. Dito ako magtatayo ng dimensyon sa lugar ng mga hanagobo. Sa ngayon, kailangan ko ang mga patay na kaluluwa ng mga gabunan. Kaya naman pala, pinag-aaway mo sila. Greg, madali ka. Puntahan mo si Nilo Ando. Sabihin mo sa kanya ang plano nitong si Dato Agpawa. Dalian mo, Greg. Madali kong pinuntahan si Nilo Ando. Inabutan ko pang nakabagsak ito sa lupa at walang malay. Nilo Ando! Nilo Ando! Hindi siya magising-gising, Commander. Tapos nakita ko na mula sa kanyang likuran ay may tumatagas na dugo. Nung hipuin ko yung likuran niya, nagulat ako dahil hindi lang dugo ang tumatagas sa kanya. Dahil parang merong mga nakasama na kulay itim na tubig. Nung ibaligtad ko yung ermitanyo, dito ko nakita, Commander. Sa mga sugat niya ay doon din lumalabas yung kulay itim na tubig na humahalo sa dugo niya. Teka! Ano to? Hindi ko na malaman ang gagawin ko. Madali akong tumakbo papunta kay Celio upang sabihin yung mga nakita ko. Nagawa pa akong harangin ng mga hanagobo. Nilampasan ko na lang sila dahil mas importante sa akin na malaman ni Celio
ang kalagayan ni Nilo Ando. Celio! Celio! Oh, bakit? Ano nangyari? Si Nilo Ando, tingnan mo! Teka, bakit may halong itim? Dato Agpawa, anong ibig sabihin nito? Patay na ang inyong kasamang Ermetanyo. Napakasama mo. Hindi ako naniniwala sa iyo na sa ganun kadali ay mapapatay mo yung Ermetanyo. Halika muna. Puntahan muna natin saglit si Nilo Ando. Madali kaming pumunta ni Celio kay Nilo Ando. Pagbalik ko doon, merong isang hanagob ang andoon sa tabi ni Nilo Ando. Hoy, lumayas ka nga dyan, hanagob. Yung hanagob na ito ay masama ang tingin sa katawan ni Nilo Ando na sa aming palagay ay gusto niya itong kainin. Pero siyempre hindi kami pumayag. Hinugot ko yung espada ko at madali ko siyang sinugod. Tinamaan ko yung hanagob sa kanyang balikat tapos nag-aaray ito at sumigaw ng napakalakas. Susundan ko pa sana pero bigla itong lumipad. Nilo Ando! Nilo Ando! Anong nangyari sa'yo? Si Nilo Ando ay nagkaroon na ng kaunting malay at ang sabi nito. Gumaganon lang siya, Commander. Tila ba meron siyang gustong sabihin? Nilo Ando, sabihin niyo po kung anong pwede naming gawin para gumaling ho kayo. Mautal-utal si Celio. Alam kasi ni Celio kahit siya ay isang diwata ay hindi niya basta mapapagaling itong si Nilo Ando hanggang sa nilapit sa akin ni Nilo Ando yung kanyang labi at bumulong ito ng Greg, pumunta ka sa bahay kong sinira ng mga aswang. Kunin mo yung langis doon, madali ka. Halos hindi ko na maintindihan, Commander, yung sinasabi ni Nilo Ando. Ang medyo naintindihan ko lang yung langis. Madali akong pumunta sa bahay na sinira ng mga hanagubo. Dito ko nakita, Commander, yung mga gamit namin ng Ermetanyo ay nagkalat sa lupa. Hindi ko naman magawang pasukin yung bahay na tinayo nila dahil alam ko na merong patibong dito. Ang importante sa akin, yung mga gamit na nagkalat baka meron kaming pakinabangan dito. Nakita ko yung langis, basag na rin yung bote. Pero sa basag na bote ay may naipon pa na ilang patak ng langis. Madali akong tumakbo sa Ermetanyo. Ang sabi ng Ermetanyo ay ipahid ko ito sa kanyang sugat sa likuran. Nung ipahid ko ito, Commander, ang reaksyon naman ng Ermetanyo. Yung mata niya ay biglang dumilat. Inakala namin na mamamatay na siya, pero hindi pala. Matapos siyang gumanon ay bigla siyang naupo. Na animoy wala itong nararamdaman sa kanyang likuran. Akala siguro ng lintek na dato na ito. Mapapatay niya ako. Mabuti na lamang Greg ay may natira pa sa makapangyarihang langis ko. Tara, balikan na natin yung dato na yan. Nung balikan namin yung dato ay wala na siya sa pwesto niya. Nakita namin siya andoon sa gitna ng labanan. Pumunta rin kami doon at nakita namin yung punong gabunan ay hawak niya sa leeg habang nagwiwika siya ng magaling, Saulog. Tamang-tama, wala na ang mga gabunan. Kitang-kita namin, Commander, na itong
leeg ng punong gabunan ay kinagat nitong si Datu Agpawa. Awang-awa kami sa gabunan dahil wala man lang itong magawa nung siya ay kagatin sa leeg ni Datu Agpawa. Lahat ng mga gabunan dito, kung gusto nyong mabuhay, papasailalim kayo sa aking kapangyarihan kung hindi papatayin ko kayong lahat. Adagobo, saulog aking kaibigan, binabati kita at nagtagumpay tayo. Habang sinasabi yon ni Datu Agpawa, nakikita namin yung matulis niyang ipin ay meron pang sanap-sanap na mga dugo. Napakasama mo talaga, Datu Agpawa. Heto pala ang nais mo. Papatay ka ng mga aswang upang gawin mong alipin yung kanilang mga kaluluwa at dito ka magtatayo ng demensyon malapit sa akin. Sa palagay mo ay papayag ako sa kagustuhan mo, ha, Datu Agpawa? Kahit ayaw mo, ermitanyong tanda, wala ka nang magagawa dahil akin na ang lugar na ito. Pamumunuan ko ang buong silangan. Napansin ko sa part na ito parang wala yata si Rabina sa eksena. Totoo kaya na wala na, babalik pa kaya sa palagay nyo? Tsaka ano kayang mangyayari ngayong itong si Datu Agpawa ay malapit na sa bahay ni Nilo Ando? Alam nyo, kanina kinabahan ako eh. Akala ko mamamatay yung ermitanyo eh. Di ba? Sobrang lakas naman ito. Sino ba to? Abangan po natin yung susunod. Pasensya na po kayo kung mabibitin po kayo. Yun lang po at maraming salamat.